Patay sa sakal at hinihinalang ginahasa pa ang isang ginang sa San Miguel, Bulacan. Ang krimen, nasaksihan pa raw ng menor de edad na anak ng biktima. Narito ang report. Nakapag-celebrate pa ng birthday ng kanyang anak noong Sabado, ang pamilya ni Regine Sebastian, 30 taong gulang single mom at negosyante. Pero kinabukasan ng hapon, natagpuan siyang patay sa loob ng kanilang kwarto sa San Miguel, Bulacan. Puno ng pasa ang katawan, nakapulupot sa leeg ang kable ng charger. May damit pero walang suot na underwear. Ang saksi sa krimen, mismong ang 10 taong gulang na anak ng biktima. So, nakita na lang kung yun ang sinasakal ng charger yung mami niya na papatay na. Kaya sabi niya, yung mami ko tapos nagpapos. Nangyayon siya ng help. Ang itinuturo niya suspect, kinilalang si Kerwin Kabigting alias Pipoy, ex-boyfriend ng biktima. Natakot po ng bata, napilog-pilogan po siya. Kaya po, akala nga niya, naglalaro lang daw si, siyempre bata pa po yun, naglalaro lang daw yung mami niya. Saka si Kerwin, si Tito Pipoy, ang tawag po niya. Nakuna ng CCTV ang pagpasok ng suspect sa gate ng bahay ng biktima at ang paglabas nito sa hinihinalang oras matapos isagawa ang krimen. Agad siyang inaresto ng mga polis pero itinanggi raw niya ang mga paratang. Ano namin yung cellphone na suspect at doon po namin nakita yung timeline ng mga chat nila, mga pictures. Mm-hmm. Kaya sa circumstances po, siya lang po yung talagang suspect. Hinihintay pa ang resulta ng mga test para matukoy kung ginahasa ang biktima. Iniimbestigahan din kung pinagnakawan ang biktima dahil may nawawala umunong mga alakas na nagkakahalaga ng 350,000 pesos. Maharap sa kasong murder ang suspect. Hey boy, napakawala ni Mama. Hindi ko ako nahing ganyan ang gagawin mo. Puso na patis mo. Wala kami pinakita na suma sa'yo at tumanggap ka namin na maayos sa bahay. Ayon naman sa alkalde ng San Miguel, bibigyan ng kanseling ang minor de edad na anak ng biktima. Emil Sumangyo, GMA News.